Makalipas ang 8 taon, natagpuan na ang kinaroroonan ng barko ng Japan na pinalubog ng US noong World War II. At para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. April 6 nang simulan ang paghahanap sa nasabing barko ng isang maritime archaeologist group na Silent World Foundation gamit ang kanilang mga high-tech na kagamitan. Ang Montevideo Maru ay isang Japanese transport ship na pinalubog ng US noong World War II na nagresulta sa pagkalunod ng 1,054 na katao at mahigit 900 na sakay nito ay mga Australiano na mga bilanggo ng digmaan ng The Battle of Rabaul sa New Britain sa pagitan ng Japanese at Australian. Ang mga prisoners of war at mga sibilyan na sakay nito ay dinadala mula sa Rabaul patungong Hainan, China. Bago ang digmaan sa pagitan ng Japan at Australia, ang barko ay nagpapatakbo bilang isang passenger o cargo vessel na naglalakbay sa pagitan ng Japan at Brazil at nagdadala ng mga imigrante ng Hapon. Ang Montevideo Maru ay isa sa 3 barko kasama ang Santos Maru at La Plata Maru ng shipping line Osaka Shosinkaisha na itinayo para sa kanilang Trans-Pacific na serbisyo sa South America. Ang 7,267 tons na barko ay itinayo ng Mitsubishi Shoshinkakuki Shipyard sa Nagasaki at inilunsad noong 1926. Ito ay may haba na 430 feet at may taas na 56 feet. Ito ay pinapatakbo ng 2 Mitsubishi Soldier 6 ST60 na 6-cylinder na diesel engine na naghahatid ng kabuuang 4,600 horsepower at may bilis na 14.5 knots o 26.9 kilometers per hour. Sa isang interview noong October 2003 sa isa sa nakaligtas na crew na si Yoshiaki Yamaji noong June 22, 1942, ilang linggo matapos ang pagbagsak ng Rabaul sa mga Hapones, maraming mga bilanggo na Australia ang pinasakay mula sa daungan ng Rabaul patungo sa Hainan, China. Ang barko ay nagpatuloy lang sa paglayag nang walang escort. At nang makita ito ng American submarine na USS Sturgeon malapit sa hilagang baybayin ng Pilipinas noong Hunyo at 30, ang barko ay hinabol ng submarine ngunit hindi ito nakapagpaputok dahil ang barko ay naglalakbay ng pinakamabilis at hindi pa ganun ka-high-tech noon ang submarine ng US. Bumaga lamang ito nang humigit kumulang 12 knots sa hating gabi. Ayon sa tripulante na si Yoshiaki Yamaji, ang barko ay bumagal upang makipagtagpo sana sa isang escort na 2 destroyer. Hindi umano inakala ng US na ang barko ng Japan ay may dala palang mga kaalyado nito na mga prisoners of war at mga sibilyan. Bigla na lamang pinakawalan ng US ang 4 na torpedo sa Montevideo Maru bago mag-umaga noong July 1 na naging sanhi ng paglubong ng barko sa loob lamang ng 10 minuto. Ayon kay Yamaji, ang mga Australianong nakakulong noon na sakay ng barko ay kumakanta ng Auld Lang Syne sa kanilang mga kasamahan. Dagdag pa nito, ilan sa mga prisoners of war ay may hawak na mga piraso ng kahoy at gumagamit ng mas malaking piraso bilang balsa. Malamang nasa 80 o 100 katao lahat ang nakalutang noon. Ang paglubog ng barko ay itinuturing na pinakamasamang sakuna sa dagat sa kasaysayan ng Australia. Ang isang nominal na listahan na ginawa ng gobyerno ng Japan noong 2012 ay nagsiwalat na may kabuuang 900 na bilanggo at nasa 100 sibilyan at crew ang namatay sa paglubog ng Montevideo Maru. Kabilang sa mga namatay ang 35 mga marino mula sa Norwegian merchant ship at 20 Japanese crew naman ang nakaligtas mula sa orihinal na 88 gwardiya at tripulante ng barko. Natuklasan ang kinaroroonan ng Montevideo Maru sa lalim na mahigit 4,000 na kilometro sa karagatang sakop ng Pilipinas sa hilagang kanluran ng Luzon Island.
Sinabi ng punong ministro ng Australia na si Anthony Albanese na umaasa siyang ang balita ay magdadala ng sukat ng kaginhawahan sa mga mahal sa buhay na nagpapanatili ng mahabang pagbabantay. Sinabi naman ng direktor ng Silent World Foundation na si John Mullins sa isang pahayag na ang site ay hindi maaabala dahil ito ay isang libingan ng digmaan.